guys! Welcome back to my channel. Today, share naman sa inyo ni Ate Apple yung cholesterol deposit. Paano po mawawala yon? Alam nyo ba po yun guys, yung mga matitigas po dito sa ilalim ng ating mata na bukol-bukol po siya. Or kung hindi po dito, dito naman po sa baba. Ako po ay nagkaroon noon, dito po madami sa baba. Para po siyang whiteheads na wala pong butas. Ayun po guys. Etong topic natin for today, ito po guys ay about po doon kung paano natin mawawala sa simpleng pamamaraan. Yun lamang po guys and keep on watching. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Na po tayo magpapaligoy-ligoy pa para po mawala yung mga cholesterol deposit sa ating face, sa ilalim ng ating mga mata at sa ibabaw ng ating mga mata. Yun po guys ay parang laman na namuo or para po may whiteheads po sa loob or hindi po para talagang whiteheads po na matitigas, bilog-bilog po siya na puti. Kung kayo po ay nagkaroon yan or wala pa po kayong ganyan, ayun po guys, ganun po yung itsura niya. Kasi ang ginagawa ko po dati, dito po, ang dami ko po dito sa ilalim ng mata. Ano po guys, ang ginagawa ko po, tinutuso ko po siya ng karayom. Pag yung parang kita-kita mo na yung pinakaputi, yung hinug na siya guys. Ayun po guys, tinutuso ko siya ng karayom, tapos yun, pinalalabas ko. Ang itsura po niya, puti po siya na maliit na matigas. Ayun po guys. Kung kayo ay matatadtad dito, kasi natadtad po ako, akala ko po siya tagihawat. Ang tawag po pala doon ay cholesterol deposit. Ayun po pala ang tawag doon. Na napakadami po siya dito, tadtad po yan dito, dito. Yun po, ang ginagawa ko po sa kanya, yung pinakamaputi na po siya, yung parang sobrang tigas na niya, pwede na po siyang anuhin ng karayom, tapos tinutuso ko. Kaya lang guys, bumabalik pa rin po siya. Halimbawa, natuso ko po, nakatanggal ako, ang dami ko natanggal. Mga ilang buwan lang po siya, nabalik po ulit siya, napakadami dito. Kaya po nawala yung ganun ko, dahil sa remedies din po to. Guys, ano-ano ba po yan? Kailangan po natin ng castor oil. Ito pong castor oil ay nabibili sa Watson. Yun po guys, wala pa ako nakikita nito sa Mercury. Pero siguro po meron din ito sa Mercury. At yun po, sure po ako meron po sa Watson. Mura lang po guys yung gantong kalaki. Iba-ibang size po to, meron sumunod na ganyan, meron pong mas maliit pa. Yun po guys. Pero ito guys, kung ako po sa inyo, yung mas malaki pong bilhin nyo kasi po marami pong benefits na dala to, nakakatubo po to ng hair. Dati po mga nilalagay ko po guys ay baby oil. May nakapagpayo po sa akin na nakaka-dry po sa parlo, nakaka-dry daw po yung paglalagay ng baby oil sa buhok. Yun po guys. Maipapayo ko, mas maganda po at mas tipid po. Konti lamang po siyang patak. Tapos i-spread nyo po sa inyo pong kamay, ikalat nyo pong ganyan, tapos sa nyo po i-spread sa inyo pong buhok. Ano, konti lamang pong lagay, ano po siya guys, lilikom, halimbawa ang buhok nyo po ay buhaghag, yung kulot, yung po, nalikom po kaagad siya, isa konting lagay lang, kaya super tipid po ng castor oil. Tapos po, kung halimbawa manipis po ang inyo pong kilay o ang inyong mga pilik mata, ito po ay nakakatulong po para lumago. Proven na po yan kasi po may kaibigan po ako na gumamit po niyan at yung anak ko. Una po yung anak ko na nagamit po sa kanyang pilik mata na ngayon ay maganda na kanyang pilik mata, mahaba na po yung pilik mata niya. Tapos pag ginano niya, kitang kita na yung ano, kahit hindi siya mag yung fake na eyelashes, kahit hindi siya mag ganon. Tapos nalaman ng anak ng kaibigan ko na ganon ang ginagamit ng anak ko, yung gumaya na rin po siya at sinabi po niya sa akin, tita, effective daw po yung castor oil sa mga pilik mata, yung magpapatubo para daw po humaba at lumago ang pilik mata. Yung tuwa po yung anak ng friend ko.
dahil po sa castor oil. Tapos yun nga po, kung halimbawa nakakalbo na kayo, yung mister ko po nakakalbo na, ayun po guys, maganda rin po ang castor oil na ipahid sa inyong ulo. Yun po, shinare ko lamang na maraming benefits itong castor oil. Then, kailangan din po natin ng lemon guys. Wala pa po akong nadinig, baka po kasi may magtanong kung pwede daw po na kalamansi. Para po sa akin, kasi ang ginamit ko talaga, hindi ko pa po na-try yung kalamansi dito po sa cholesterol deposit. Basta ito lang po ang ginamit ko, tapos ito pong castor oil. Pero kung gusto niyo po, i-try niyo din po kung wala po kayong lemon. Ito po guys. Kasi po, di ba, maraming mga iba-iba kasi po. Meron kasing pagka pampaputi, pwede rin po ang kalamansi. Pag di ba, guys, narinig niyo na ba, di ba, ang lemon, pag ininom mo na before ka kumain, nakakapayat, lemon. Pero ang kalamansi, guys, pag ininom mo yon at ano, parang wala pa ako narinig na nakakapayat yon. Basta po, lemon, iba yung kapangyarihan ng lemon kesa po sa kalamansi. Siguro sa pampapuputi, pwede po siya, but sa mga gantong sitwasyon, siguro talagang lemon lang. Ayan po, guys, edi, castor oil, lemon, and kailangan natin ng bawang. Ito pong bawang ay didikdikin natin mabuti. Dudurugin po natin, kahit yung isang piraso lang po nito, yung pinaka buti lang na isa lang po, hindi natin kailangan itong isang buong bawang. Yun lamang pong isang pirasong ganito, didikdikin po natin mabuti, isang piraso lamang po, dikdik mabuti, isang kutsarang castor oil, at eto po, mga isang kutsarang lemon din. Ngayon guys, i-mix nyo lang yung tatlong sangkap na to. Tapos po sa gabi, pagkatapos nyo pong maghugas po ng mukha, pag malinis na po yung face po ninyo, yun po, i-overnight nyo po doon sa mga part na meron. Yun po, lalagyan nyo lamang yung mga part na meron. Mga butil-butil, yung nga pong cholesterol deposit. Ayan, pati din po dito sa mata. Pero guys, ingat lang, yung bahagya lamang pag sa ibabaw ng mata, kasi baka maaaring pumasok sa inyong mata. Yun, masasaktan kayo kasi may bawang po siya at ng may lemon. Yun po guys. Nasa banayag lamang o kaya kumuha kayo ng bulak, parang ilagay nyo lang ganun sa inyo pong mata. Tapos dito po, ganun din, ilagay nyo lamang doon, ibabad nyo po siya ng overnight. Gawin nyo po yon everyday. Hanggang mapapansin nyo po guys na unti-unting nawawala pag kayo po ay nagsasabon ng face nyo, unti-unti pong nasama yung pinaka-itim, yung para pong may parang whitehead sa inyo pong paghihilamos or pag nagpahit po kayo ng toner, maninigas po siya tapos unti-unti po siyang nawawala. Nagkaroon po ako dito mga 2 piraso lamang, parang akala mo po siya yung laman na sumibol dito sa ilalim sa ibabaw ng aking mata. Ay parang ano po siya, unti-unti po siyang humihilom. Pag dito naman po yung unti-unti pong yung po mga matitigas niya, natatangay po siya doon sa mga bulak, na sa mga toner na inilalagay ko, or pag ako po yung naghilamos, hanggang mapansin ko, wala na po, hindi na po ako sinisibulan, wala na talaga siya, yan po guys. Kasi kung meron ka po nun guys, kahit po ikaw ay mag-makeup, kitang-kita po yun guys, batik-batik po yun na, ang dami po, yan batik-batik, kahit po sa video, makikita nyo po kaagad yun, kung marami ka po dito mga puti-puti, kasi pag po naka-side view yung ganyan, bukol-bukol po yan, guys. Pati po dito sa mata, kitang-kita po talaga. Yun po, guys. Itong tatlong produkto lamang na ito, ang akin pong isinubukan. At yun po, pag hindi ko po, guys, napansin kung gano'n po katagal. Basta, nagulat na lang po ako na wala na po siya dahil in-overnight ko po to sa aking face nga. Doon nga po sa part na meron. Yun lamang po guys at sana po makatulong po ako sa inyo and don't forget to subscribe my channel. Thank you po!